Distrito Puños upang tuklasin ang natatanging hiwaga ng barangay na may pagkakaisa at pag-ulan. Integrated School upang makapanayam ang isa sa mga guro na siyang namamahala sa pagtatanim ng mga puno at halaman. Tara, at sama-sama nating tuklasin ang sikreto ng kanilang eskwela. Sir, magandang tanghali po. Pwede po ba kayong interviewin sa lalaki para po sa ilang katanungan about po dito sa pagtatanim sa inyong paaralan? Okay, pwede. Pwede nyo po ba kaming dalhin o ipasilip nyo po sa amin kahit sandali lang ang inyong mga tanim? Pwede. Sige po. Tara, tignan natin. Paano po nakakatulong sa mga mamamayan ng San Anton, lalong-lalo na po sa mga estudyante ng paaralan ninyo, yung pagtatanim po ninyo? Ang ginagawa namin, bago magtanim, sinasabihan namin yung mga estudyante namin na ang pagtatanim ay isang mahalagang gawain sapagkat ito ay nakapagpaganda ng kapaligiran at nakakatulong din sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ano nga pong masasabi ninyo at magiging mensahe ninyo sa ilang mamamayan, lalong-lalo na po sa mga kabataan para po makatulong sa pagpapaganda ng ating kalikasan? Ang mensahe ko sa kanila, dapat lagi tayong magtanim ng halaman, lalong-lalo na yung mga gulay sapagkat ito ay nakakatulong din sa ating pagkain, sa mga pagkain natin at sa pang-araw-araw na pangangailangan ng ating mga pamilya. Maraming salamat po sir para sa inyong mga kasagutan. Nakita natin kung gaano ka-organize ang paaralan ng San Antonio Integrated School. Tayo ngayon sa Barangay Hall ng San Antonio sa City of Puños upang interviewin ang kanilang barangay captain. Magandang hapon po, Kapitan. Maaari po ba kayo interview? Ano naman pong benefits ang nakukuha ng mga mamamayan ng San Antonio? Siyempre, lalo na sa gulay, una pagkain yan. Sa punong kahoy, ito nga yung pagbabago ng panahon sa ating mundo, siyempre pagka may puno, talagang nakakatulong sa paglamig ng panahon niya. Bilang kapitan po, ano naman po yung may papayo ninyo sa ilang, katulad po sa mga ibang barangay upang tularan po ang katulad ninyo at para maging kagaya din po ng Barangay San Antonio ang mga lugar nila? Yung magpapayo ko sa mga kapitan na katulad ko, yung dedication lang sa trabaho, kung ano yung talagang gusto nilang mangyari. Katulad sa amin nga, talagang sumunod kami dun sa utos yung mayor nga na magtanim ng mga puno. Maraming salamat po sa inyong mga kasagutan. Ayan, at makikita natin ngayon na pati ang kanilang barangay captain ay talagang prosigido upang makamit nila ang kagandahan at kalinisan ng kanilang kapaligiran dito sa Barangay San Antonio.